Hey yo, welcome to Pimp Your Food. Let's turn this into this. Hey, savory, sweet, and salty beef tapa burger. Let's go. Yo guys, simula pa lang sasabihin ko na agad na napakasarap ng burger na to. Promise, sobrang ganda ng kombinasyon ng flavors. Sobrang na-enjoy namin meriandahin ni Mrs. Kaya please, mag-stick kayo hanggang dulo. Panoorin nyo na mabuti. So yan, umpisa ako sa pagtotoast ng aking bun. Baka kasi may magalit na naman na hindi ako nagtotoast ng tinapay. Ito, para sa inyo to. Kahit maganda paso-paso na ako sa pagtotoast ng bun, okay lang. Sige, para sa ikasasarap ng ating burger. And then, set aside muna natin. Gawin na natin ang accidentally na masarap na dressing. So, in-incorporate ko lang dito yung sawsawa ng ating beef tapa, which is yung minced garlic, tapos konting suka na mild lang, tapos asin at paminta na medyo na parami, pero okay lang, move on, tuloy ang buhay. And then, paano natin yung gagawin dressing? Siyempre, maglalagay tayo na mayonnaise. At paano ko sinabing aksidente na masarap? Kasi nga, hindi ko alam na matamis pala ang nabili kong mayonnaise. Pero, sobrang nag-complement sa ating burger. Kaya kung gagawin nyo to tapos hindi matamis ang inyong mayonnaise, sinasuggest ko na lagyan nyo ng sweetener or konting asukal. Ayun, medyo weird, diba? Garlic dressing tapos medyo matamis. Please, trust me on this. Please trust me on this. Masarap to, masarap. Tapos yan, nagdagdag lang ako ng mayonnaise hanggang makuha ko yung gusto kong consistency. And then, pwede na natin yung iset aside. Punta na tayo sa next step. Tayo ay magpiprito na ng ating beef tapa. So yan, ang ginamit ko dito, yung ready-made na, yung Pure Foods. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong beef tapa na gusto nyo. Siyempre, pwedeng homemade or pwedeng ibang brand. Yan, kung saan kayo masaya. And then, piprito ko lang yan ayon sa package instructions kung paano sinasuggest lutuin ang inyong nabili na tapa. So, ito pinrito ko lang. Dahil nga processed meat na to, medyo malambot na to at madaling maluto. So, kapag hintayin ko lang itong maluto, and then kung medyo marami pang juices, bali hanguin ko na kasi ayoko naman na maprito to ng matagal kasi may tendency na tumigas, di ba, kapag na-overcook. Siyempre, ang gusto natin sa burger, di ba, yung tender, yung pag kinagate, walang sabit para masarap ang kain. So yan, so mapapansin nyo, hanguin ko yan. Tapos, yung natirang pinagmarinadan, ibabalik ko doon sa kawali, tapos sayang ko lang yan mag-reduce or mag-caramelize. And then yan, i-deglaze lang natin yung kawali, yung mga natirang mga sunog na parts doon, yan, i-deglaze natin, flavor yon. And then yan, nang nag-caramelize na, binalik ko lang yung tapa para ma-coat ng caramelized sauce yung mga tapa. Ayan, then set aside. And then sa same na kawali, ayan, nagtira lang ako ng mantika. Tapos dyan na natin ilagay yung ating sliced onions. Ayan, i-deglaze din natin yung pan gamit yung onions. Importante yung step na yan para yan sa flavor ng onions natin. Pati ito, nag-add ako ng brown sugar at konting tubig. Please follow nyo itong step na to. Importante yan. Mapapasarap talaga ang inyong onions. Tapos syempre, hindi ko na yan ika-caramelize kasi bukod sa matagal yun, gusto ko kasi na medyo may lutong pa ng konti yung onions ko kapag kinain ko. Yun, kasi kapag caramelize onion kasi medyo parang jam type na yun, eh ayoko naman. Yun din yung reason kaya medyo makapal yung hiwa ko dito sa onions, no? Para yun nga, medyo malutong pa yung gitna. Ayan. Sobrang sarap ng onions na yan, promise. And then, pagluto na, set aside, sa same lang din na kawali, nagmelt ako ng margarine. O syempre, pwede kayong gumamit ng butter. Tayo ay mag-scramble na ng eggs. Maraming paraan sa pag-scramble ng eggs, no? Pwede nyong gawin yung gusto nyo, pero itong method na to ay highly recommended para sa ating burger. So, sa mahinang apoy, sa pinakamahinang apoy nyo ilagay. Tapos, lutuin natin yung itlog. Naglagay ako ng shredded cheese. Ordinary yung cheese lang yan. And then, continue lang ang paghalo. Huwag nyo hayaan magsettle or maluto ng maluto yung ilalim. Yan. Huwag nyo tantanan yung itlog. Ayan, sa ganyang paraan, magiging mas ano siya, creamy. Tapos, spreadable yung texture. Ang problema nga lang dito, syempre, matagal gawin at syempre, yan, halo ka ng halo. Pero, promise, sobrang worth it naman ito.
Tapos ang technique din, kapag malapit nang makuha niyo yung consistency na gusto niyo, eh hanguin niyo na kasi magko-continue pa yung cooking niyan eh para hindi naman masobrahan sa luto. Kaya hindi po yan hilaw, luto na yung itlog na ganyan. So mapapansin niyo, 'di ba? Ayan, ganyan ang texture, creamy. Ayan, bagay na bagay yan sa ating burger. And then, pwede na yan i-set aside. Tayo tapos na at mag-a-assemble na ng ating tapa burger. Ayan ang ating toast bun. And then, ang ating napakasarap na garlic dressing na matamis. Ayan, as much as you like. Medyo dinamihan ko kasi nga panalo tong ano na to, dressing na to. And then, for freshness, syempre, maglalagay tayo ng sliced tomatoes. And then, ang star of the show, ang ating beef tapa. Ayun. Naku, ang sarap niyan. Medyo katamtamang dami lang kasi marami kaming kakain. Pero pwede na yan. Ayan, susunod na natin ang ating creamy na scrambled egg. Creamy and cheesy. O, diba, nakita nyo naman ang ganda ng ano texture. Pamburger talaga. And then, syempre, why not, di ba? Ang ating masarap na dressing, ang ating garlic dressing na manamis-namis. Panalo yan. Medyo messy nga lang to kainin dahil dyan. And then finally, ang ating matamis na sautéed onions. Ayan, di ba? And now, look at that. O, di ba? Restaurant quality burger at home. Yep, I said it. Di ko yung babawiin. Kasi napakasarap talaga nito. Tingnan nyo naman, oh, di ba? Damn! At ang ating ma-effort na manual 360 moves. Yo guys, sobrang confident ko dito. Kahit hindi na ito magkaroon ng maraming views, pero kung isa kayo sa nakapanood nito, sana huwag nyong palagpasin. Maniwala kayo sa akin. I-try nyo ito sa bahay. Kasi talaga naman, mapaparap ka na lang sa sarap. Hey, panalo na merienda. Eh, ano pa nga ba? Meron na ako ditong burger na gawa sa tapa. Makeso na itlog, matamis na sibuyas. Messy lang kainin, kaya kailangan maghugas. What? Basta my food, always in the mood. Eating like a king, as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. At syempre guys, naka-sale pa rin ang aking mga shirts in celebration sa ating 100,000 subscribers. Ayan, search nyo lang ang Workaholic Team sa Shopee. Wala na yan, voucher automatic, discounted na all designs. Ayan, check out nyo na agad bago kayo maubusan. At syempre habang kayo nasa Shopee, bisitahin nyo na rin ang Markel PH. Ayan ay footwear brand ng aking misis. Or kung may mga katanungan kayo, pwede nyong i-message ang Markel sa Instagram at Facebook. Yun lamang, maraming salamat sa walang sawa nyong pagtangkilik. God bless.